Yan guys, halos inagahan na namin na jambo ng araro. Araw-araw, pag makulimlim, yun ang maganda mag-araro. Parehas kami hindi pagod. Inagahan ko ng araro para hindi kami ma-pressure ni jambo. Para relax lang. Ngayon, no, pag makulimlim, bira. Tatlo-tatlong oras lang. Okay na, di hindi pagod. Malapit na matapos, oh. Yun na lang dulong yun, no. Ang hindi pa naarap. Ito naman yung ating rainy season na pakwan, guys. Sa awa ng Diyos. Ang pakwan pala pag inaabot ng maulan, dili siya mamunga. Dapat ngayong 26 ng October, ani na siya. Ano pa lang siya? Maliliit pa, halos mga gakamao pa lang. Kaya ang estimate ko, mga 20 ng November ang harvest niya. Pero okay lang. Namunga pa rin sila. Yan o. Maapakan mo dahil huwag mong aapakan yung mga katawan. Yun ang ano niya, batas. Ayan o. Ano pala siya? Pag tag-ulan, dili yung bunga niya. Akala ko nga hindi na mamumunga eh. Pero pag ang paborito pala talaga ng pakwan yung tag-araw. Asa lang siya sa dilig. Yun palang ugali ng pakwan. Kaya pag umuulan, okay naman kaya hindi ako dumidilig. Kaso yung pakwan talagang hindi gaanong nakabunga. Kumarira pati yung mga damo. At ito ang maganda. Mayroon na tayong pailan-ilang haharbisin. Hinog. Kasi mayroon na siyang hinog kasi dalawang beses tanim. Ito yung una. Yung mga malilit na yan, iyan yung pangalawa ko ng tanim. Kasi yung una kong tanim, parang kukunti yung tumubo. Iwan ko ba? Kung sa banhi ba? Yung tinog na to. Ano na to eh? Tuyo na yung ano niya, ugat dito. Kaya salamat sa Diyos. Salamat, pakwan. Makakatikim pa rin tayo ng pakwan sa tag-ulan. Ay, okay pa rin. Size. 5 kilos plus. Yan, mga yung mga ibang bunga pinapatago ko sila kay masisira ang kutis nila para tinatabunan ko para hindi masira ang kutis kasi minsan yung araw papakita ng napakasakit napakainit kanya ka bako pumutok pag init ulan, puputok siya, kaya pinatago ko siya. Tago ka dyan, ha? Ang damit mo, maanohan. Nakadalawa na tayong hinog. Ay, salamat sa Diyos, salamat pakwan. Kahit pa paano, wala siyang sira. Okay naman. Yanig na. Magkapatid yata ito. Ano bang nalaktawan? Dalawa lang ba talaga siya? Tawakin na nga ulit. Ay. Unang harvest. Patula. Maganda pala patula. Hindi masilan sa insekto. Hindi tulad nung kalabasa, upo. Malimit silang butasin. Ito kinis oh. Oo nga. Hindi yata ito kursunada ng paborito ni Kiara yan. Insekto. Pwede pa yan. Dain na gum. Kuna na. Kurutin mo. Tapos sabihan dain na. Pahinagum mo na lang. Ang aga naman ng hinog. Kapote. Talag babaak na alawag. Pilsi ah. Ganun ba yan? Pag ano na? Hunod? Ha?
Garo yan okra. Unang kung kunin ko muna jumbo para makakain-kain naman ah. Talaga is na yan itong sabi may Linda ngiri po. Baka makalimutan, sayang. Maano natin yan, makukumpara kung alin ang magandang plato. Kung yung uso mo. Dahil yung tuloy sa bayag mo, hindi ay, hindi na nag... Hanap ang lukuhan. Rayo sa kuya. Malasado na. Yan na, lumino ko. Yan, yan. Hahanap ng pirmahan yan. At mga ko yan. Libalim, tumagas-tagas. Yan yung maka gumabat-gabat. Araw ganyan, katamtaman kung ganito. Sakna ko na na. Mais na mais, matamis. Pwede. Okay. Nilogi pang kanin. Simula na naman tayo mag-harvest ng ating pinagpaguran. Salamat God. At hindi nasira ng mga insekto at panahon. Okay. May pang-loto tayo. Kunin ko muna si Jumbo sa ilog kay nag-araro kami kanina. Gutom yun. Uralo pa kanya yan mga katawan ng mais. Yekap. Wabi nga ang trip mo. Ang kuna sa aming inira. Sabay-sabay kayo pagtigas na isa, pero nakabay ko na kayo yata.